Build. Ang ipinagmamalaking programa ng Administrasyong Duterte. Binansagang Golden Age of Infrastructure. Sa ngayon, nakapagpagawa na ng mahigit 29,000 kilometrong kalsada, halos 6,000 tulay, lagpas 600 seaport at airport, kabilang ang bagong terminal building ng Clark International Airport at Puerto Princesa Airport. Samantalang numero unong ikinabubwisit ng mga commuter, ang krisis sa trapiko. Pati si Transportation Secretary Arthur Tugade, walang nasabi, kundi... Diyos ko. Merong traffic crisis, pero hindi transportation kayo. Kasi makakarating pa naman yung mga dapat makarating sa kanilang papuntahan. Anong klaseng sagot dyan? No? Napaka-insensitive. Pangako ni Pangulong Duterte, mayiging 5 minuto na lang ang biyahe mula Cubao papuntang Makati. Ang ibinabalang mga proyekto ng DPWH para maibsan ang mabigat na trapiko. Ang Metro Manila Skyway Stage 3 at NLEX-SLEX Connector Road Project, pareho yung bahagi ng programang Public-Private Partnership o PPP noong Aquino Administration. Panahon din ni Pinoy inaprubahan ang LRT Line 2 East Extension na natapos ngayong Administrasyong Duterte. I am pleased to be part of today's inauguration of the Light Railway Transit Line 2 East Extension Project. One of the hallmarks of this administration's strong commitment to provide a better transportation system for all. Kada namang natenga ang LRT Line 1 Cavite Extension na sa wakas ay sinimulan noong 2017. Sa panahon din ni Pangulong Duterte, sinimulang itayo ang PTEX o Paranaque Integrated Terminal Exchange na kasama pa rin sa PPP project noong panahon ni Aquino. Sabi tuloy ng ilan, tila nang aangkin ng proyekto ang kasalukuyang administrasyon. Sagot ni Tugade. Ang importante, natapos yung proyekto, may kasabihan. If I may share with you, success has many fathers. Defeat is always orphan. Sa ilalim naman ng Duterte administration, ikinasa ang kauna-unahang subway sa Pilipinas, ang Metro Manila Subway. As another first of the Duterte administration and to his critics, I have only this to say, manigas kayong lahat. Kamakailan lang, ipinagmalaki mismo ng Pangulo ang 6 achievement ng gobyerno sa pagresolba raw ng EDSA traffic. Ang traffic sa EDSA maluwang na. Okay. Hindi lamang sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya matatagpuan ang mga ipinapagawang infrastructure project sa ilalim ng build. Dahil sa Visayas at Mindanao, marami ring ipinapagawang mga proyekto. Katulad itong Cebu-Cordova Link Expressway na mayiging pinakamahabang tulay sa bansa oras na matapos. May tuturing din itong isang engineering marvel dahil sa kakaibang teknolohiya yung ginagamit dito habang ipinapagawa ito. Infrastructure projects din ng gobyerno ang Kaliwadang, Chico River Irrigation, Pulanggi Hydropower, Rio Grande de Mindanao Flood Control, Subic-Clark Railway at Metro Manila Bridges. Ang mga proyektong yan, popondohan ng China. I think makikita naman ng ating mga kabayan at mararamdaman nila yung effects ng ating mga proyekto ngayon. 5 trillion pesos na ang nagastos ng gobyerno para sa infrastruktura, mas mababa sa inasahan dahil mas inuna ang pagtugon sa pandemya. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.